Kahit mabigat sa kalooban ni Migs ang pagkamatay ni Mahal, pinipilit itong magbigay ng pahayag ukol sa kung ano talaga ang simula sa pananamlay ni Mahal. Bago ito tuluyang pumanaw, ilang linggo na rin kasing hindi nagparamdam si Migs dahil na-quarantine naman pala ito kaya hindi siya nagkaroon ng panahon para mailabas ang kanyang saloobin at malaman rin ang kanilang mga supporters kung ano na nga ang sitwasyon niya ngayon. Bakas pa rin sa mukha ni Migs ang sakit at lungkot na kinimkim sa pagkamatay sa kanyang partner na hindi niya lubos maisip ang agarang paglisa nito. Ito, kung gagaling ko lang po sa hinlayan at sa mga hindi po nakakaalam ay na-quarantine po ako ng 14 days at hindi po ako nakabisita kay Mahal. Bigat sa puso yung mga nangyari mga nakaraang araw. Hindi ko kinaya yung mga bigla ang pangyayari. Ayon sa pahayag ni Migs, nagsimula umano ang pananamlay ni Mahal noong namatay ang kanyang ama at hindi man lang ito nakadalaw dahil sa lockdown ng NCR. At dahil sa sobrang lungkot ng pansin ni Migs na nais ni Mahal na mapag-isa at laging nasa kwarto at sa sala lang umano na mamalagi ang dating aktres. At sa paniniwala ni Migs dahil sa pagpanaw sa ama ni Mahal na stress masyado ito dahil marami pa umanong pangarap si Mahal sa kanyang ama at planong pagtulong sa kanyang pamilya, dito na nagkaroon ng ubos si Mahal at agara namang binigyan ni Migs ng gamot. At sa kanyang pagtanong ni Mahal, umiimik naman daw umano sabay sabing okay lang umano siya. Ang buong akala ni Migs na simpleng ubo at lagnat lang ang lumapo ni Mahal at binigyan naman nila ng gamot na panglunas ang sakit ni Mahal para hindi na lumala. At buong akala nila na maging okay lang si Mahal dahil tuwing tinatanong siya ay okay lang naman ang kanyang sagot sa at ni Migs. At hindi nila inakala na magiging malala ang sitwasyon ni Mahal at maghahabol ang kanyang paghinga kaya sinalpaka na ito ng oxygen bago sinugod sa ospital. Agad namang pumunta ang manager ni Mahal para tugunan ang pangangailangan nitong mga gamot at nagpaalam na rin sila sa kaanak ng dating aktres kung ano ang kanilang gagawin para sila makakilos at maagapan agad ang nanghahabol ng hiningang si Mahal. Morning, pinakain po muna namin si Mahal, tapos pinainom po namin ng gamot. And simula alas 7, alas 8, mga ganong oras po. Hanggang alas 11, nakatulog naman po si Mahal. Pagkagising po ni Mahal, tinanong po namin kung kamusta na yung kalagayan niya. Pero wala na po siyang sinat noon. Pero nagkakaroon po siya ng malamig na pawis. So tinanong po namin siya kung kamusta yung kalagayan niya. Ang sabi niya man, okay naman daw po. Naibig pa naman po eh, okay naman daw po. Sabi ko, sigurado. Sabi naman po namin, sigurado ka. Sure ka. Sabi, matamlay naman po ng mga lagay na yun eh. Tapos, noong sinalpakan po namin ng oxygen, medyo naghahabol po ng hinga si Mahal. Nung sinalpakan po namin ng oxygen that time po, umukay naman po yung kanyang hinga. Isinugod nila Migs ang dating aktres kasama ang kanyang manager sa malapit na ospital dahil medyo malayo umano sa bayan ang mga private ospital, pansamantalang dinala muna nila sa malapit na paggamutan para sakaling mabuti-buti na ang kanyang kalagayan, ita-transfer umano nila ito. At saktong pagdating nila doon, naiwan lang si Mahal at kanyang manager dahil inutusan si Migs sa doktor na bumili ng mga gagamiting gamot para kay Mahal. At pagkalipas ng 2 oras, naging okay naman daw si Mahal, nag-survive rin naman at ilang oras lang makalipas sinabi na ng doktor na 50-50 na umano ang dating aktres nang marinig ito ni Migs kanya nang inisip na hindi totoo ang kanyang narinig. At buong puso siyang nananalangin na sana makasurvive si Mahal dahil nakitaan na siya ng Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. At ilang oras lang diniklara na ng doktor na patay na si Mahal, dito na nagsimulang umiyak si Migs habang isinasalaysay ang buong pangyayari at hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha habang nagsasalita. Ilang oras lang din po, nagsabi nga po yung doktor na si Mahal. And that time po kasi lutang na ako, hindi ko na po alam kung ano yung mga mangyayari, na ayoko po mag-isip ng negative eh. So hindi ko po muna pinakinggan yung sinasabi ng doktor. Basta sabi ko, sana makasurvive si Mahal, sana maging okay si Mahal. So ang kinausap ko po ng doktor,
manager nga po. Then mga nakita nga po sa kanya is severe acute respiratory distress syndrome. Tapos yung mga ilang oras po, ayun, i-declare na po na i-declare na po na wala na si Mahal. Ang bilis umano ng mga pangyayari sa pagpanaw ni Mahal ayon kay Migs, at maging hanggang ngayon na hindi pa rin makapaniwala ang aktor sa pagkamatay ni Mahal, at patuloy pa rin itong nagdaramdam at nagdadalamhati sa pagkamatay sa kanyang mahal sa buhay, at alam ni Migs na masaya na ngayon si Mahal kasama ang kanyang ama, at kahit hirap tanggapin ni Migs ang pagkamatay ni Mahal, pilit itong bumabangon para sa kanyang sarili at ramdam ng kanilang mga taga-suporta maging ang sakit at lungkot sa pagkataon ni Migs. Habang nagbibigay mensahe ito sa kanyang nag-iisang mahal sa buhay, di rin maiwasang tumutulo rin ang aking luha habang nanunood. Sasabi ko lang sa iyo, Mahal. Alam ko na masaya ka na ngayon kasama ko si Papa dahil sabi mo nga, hintayin ka ni Papa. Pero ngayon sa mga mahal ko sa kanya, alam ko masaya ka na. Nagpaabot naman ang pagdadalamhati at pagsuporta ang mga diehard followers ng magpartner Mahal at Miggy, at aos puso ang kanilang panalangin na malampasan lahat ni Migs ang lahat ng pagsubok sa kanyang hinaharap sa buhay ngayon para sa kanyang bagong maga at ikakasaya rin sa kanyang tumaliwas na si Mahal. At kung nagustuhan ninyo aking ginawang video ngayon bilang pagsuporta sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin lamang ang notification bell icon para sigurado at hindi ka mahuhuli sa mga bago at susunod na mga video uploads natin. At mag-iwan rin ng likes at i-comment nyo laman sa ating comment section ang lahat ninyong mga suggestion para sunod nating mapag-usapan. Maraming salamat po at God bless!